ito pong lugar na to, dito ko po nakita ang katahimikan sa buhay ko. Dito ko po nakita ang kapayapaan. Dito po nabago ang buhay ko. Dito, sa New Bilibid Prison, so sa Bureau of Correction. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Secretary Buing Remulla, sir. General Katapang, sir. Sa lahat ng mga opisyalis ng DOJ at ng Bucor. Mr. Chair, I would like to acknowledge the presence of Senator Ruben Hul Padilla. Senator, I have the honor to recognize. Yes, Senator Padilla, Ruben Hul Padilla, a member of this committee is likewise recognized. Please proceed, General. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, magandang umaga. It was just last year, Mr. Chair, that this committee conducted a hearing on the killing of Percy Lapid, the supposed middleman in that case. Crisanto Villamor suddenly died inside the New Bilibid prison. Just hours after the self-confessed gunman faced the media and disclosed that a middleman inside the MBP ordered the same. Sadly, it seems that criminal activities inside the NBP are still prevalent to this date. While we take note of the recent statement of the Bucor and DOJ that Michael Cataruja is still considered missing, it should not have been the case. Missing person deprived of liberty inside the national prison is a serious concern and demands urgent attention. PDL lang siya, deprived na siya of liberty, mamising pa. So, but we were shocked to the core when we read in the news that discovery of human body parts inside the septic tank of Bilibid. I repeat, human body parts. Someone was able to chop up a person inside the facility tasked to keep him. It was unimaginable. Tapos, pagkatapos pa nangyari yun, mukhang mahirapan pa tayong maghanap ng katotohanan kung sino yung gumawa noon at bakit ginawa. Anyway, after a series of unfortunate events that have happened within their jurisdiction, their primary role of correcting the ways of the life of prisoners appears to be elusive. The recent killing and mutilation of an inmate is a clear indication that even incarceration, violence reigns supreme among the prisoners. It seems that the key are the ones running the show. It seems that they are the ones running the show. There is nothing more simple than to allow criminal activities transpire within the confines of the correctional facility. The Bureau of Correction must reestablish their control. Hindi lang sa pagmamayabang, Mr. Chair, nung ako'y umupo noon, talaga chinalis ko lahat ng mga busyo-busyo dito sa lahat ng mga gang leaders dito at lahat ng mga drug lords. Sabi ko, if I am here, I am the boss. Ako ang masusunod, hindi kayo. Dapat ganun ang gagawin natin. We should be the boss, hindi yung mga magsisigasigaan dito yung mga drug lord at mga busyo-busyo dyan. Bilang dating Bucor chief, batid ko ang hirap ng ating mga Bucor personnel at sa pagpapatupad ng kaayusan sa loob ng ating mga bilangguan. Ngunit hindi ito sapat na dahilan upang bigyang katuwiran ang kaguluhan at karahasan sa loob mismo ng NBP. As I have emphasized before, criminal activities will continue unless real reformation and correctional system reform is undertaken. Now is the perfect time, Mr. Chair, to make these reforms. Again, we don't want to point fingers here. Alam natin kung gaano kahirap. Alam ko kung yung sitwasyon ni General Katapang, I've been there, done that, and the experience, everything. Alam ko yung challenges dito. But we're here to help improve the situation. Kaya, with the guidance of our hardworking chairperson, Senator Francis Tolentino, I am hoping that we can finally put an end to this alarming incidents at our correctional facilities. Thank you, Mr. Chair.
Thank you, Senator De La Rosa. Perhaps Senator Robin Hood Padilla as an introductory statement. If any, you have the floor. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Isang magandang umaga po, Ginoong Pangulo, sa ating pong mga iniidolong senador, Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, sa ating pong General Katapang, sa ating pong SOJ, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay punong-puno pa ng kaligayahan sapagkat muli akong nakatapak sa aking tirahan ng 3 taon at kalahati. Ito pong lugar na to, dito ko po nakita ang katahimikan sa buhay ko. Dito ko po nakita ang kapayapaan. Dito po nabago ang buhay ko. Dito, sa New Bilibid Prison, so sa Bureau of Correction. Hindi ko po manamnam ang mga bagay na nababalitaan ko ngayon. Medyo malayo ito sa nakita ko noon. Kasi noon talagang gusto naming magbago. Marami akong kasamang loko-loko pa. Pero namayapa na sila. Pero yung mga gustong magbago na katulad ko, kami naman po ay pinagpala ng Panginoon Diyos at kami po ay may mga napuntahan naman na magaganda. Kaya po sana sa oras na to maliwanagan po tayong lahat kung saan po ba talaga. No? Kasi baka tayo ay biktima din ng mga balibalita lang, mga kwento-kwento. Lalo na ho ngayon sa panahon ng social media, hindi na natin alam. Madalas akong kausapin ng mga kasama kong senador dahil bilang ako ang chairman ng Committee ng Public Information kung ano ang pwede namin gawin sa fake news. Ano? Marami ho talagang fake news. At yan ho ang kalaban natin sa ngayon.